naman kami dito. Lahat marunong magluto. Marunong din kumain. This is it, Pusit. Ayan, kapamilya. Eh, meron po tayong lulutuin ngayon. Pusit sa Tanglad. Ibang klase. At eto na, pinauhulaan namin sa inyo kanina pa eh. Ha? Kung sino magluluto. Barako magluluto dito sa atin. Palapakan po natin, Victor Neri. Yun mo nga naman, oh. Partner, salamat sa pagbisi. Oh, Umagang Kay Ganda. Akala ko meron tayong action na movie na gagawin niya. Pero eto po, kilalanin po natin ang mamang ito ng mas mahaba-haba. 14 years old pa lang si Victor Luis Neri o mas kilala bilang si Victor Neri nang sumabak sa showbiz. 1992 nang mapasama siya sa programang Ang TV. Simula noon at kasabay ng kanyang paglaki ay ang pag-arte sa iba't ibang mga pelikula at teleserye. Pero sandaling nag-break muna sa showbiz si Victor para makapag-aral. Halos 7 taon ding na mahinga sa buhay showbiz ang aktor. Kamakailan, napanood natin si Victor sa isang teleserye. Pero ang pagbabalik ni Victor Neri ay hindi para sa isang bagong pelikula o teleserye lamang, kundi para sa kanyang bagong karir na tinatahak ngayon, ang pagiging isang certified chef ng kanyang bagong restaurant. Bukod po sa pagiging artista, ito, tingnan nyo na, oh. Chef, akalain mo naman, ba't ka naman napagpa dito, partner? Well, hindi, saan? Dito? Sa pagluluto, eh, samantalang puro baril lang hawak ko at puro pakipagbubuga na. Siyempre, nung bata ako, mahilig lang ako magluto. Yung mother ko mahilig, so minsan nag-assist ako. So and then growing up then every day I would cook my own food. Nung nag-shooting pa ako, pag-uwi ko ako magluluto. Meron ka na sariling restaurant ngayon, di ba? Meron ngayon sa Tomas Morato. Oh, sige. Bago natin pag-usapan yung ito ang Pusit sa Tanglad. Okay, ano ba itong ginagawa mo? Yung yan? Pusit sa Tanglad, it is ano yan, parang natutunan ko to sa Bangkok. Fusion to ng Philippines and Bangkok. So ang ano nito, ingredients muna tayo. Kamatis, sibuyas, bawang, at siyempre yung Tanglad. Ayun, ito. So ilalagay lang natin, kanina ginawa na namin to. So ilalagay lang natin lahat. Tapos hayaan lang natin mag-simmer siya ng low heat. Okay. Para lumabas yung amoy. Kailangan lahat ng flavor lumabas muna. So hindi dapat masyadong mataas yung apoy. Diba? Okay. So pag... Sa mga ilang minuto yan? Ay, minsan 3 minutes. 2-3 minutes. So, katapos, pagkatapos, alam mo, ayan, paglumbas medyo... Paglumbas na yung amoy niya. Amoy ko na yung Tanglad. Eh. Ilalagay na natin yung pusit, siyempre. Mga gano'ng karaming pusit dapat yan pagka ganyan? Ah, itong recipe, hindi naman. Kahit mga, ano lang, 1/4. Hindi, saka medium size lang yung pusit. Malilito natin, eh. So ilalagay lang natin yan. And then, of course, kailangan lutuin natin yung squid ng mabuti. And not over kasi nagiging parang rubber yung squid. Oh. Saka mukhang hindi mo sinami tinta. Saan may tinta ng buti? Ah, tinanggal na. Tinanggal na. Ayan, paborito ko pa na may tinta. Oh. Pag nandyan na yung pusit, pwede mo nang iakyat yung apoy. Ayun. Yan, mga gaano katagal namang para hindi gasing kunat ng goma? Oo nga. Well, depende sa laki ng mga pusit. Minsan, 3, 4, 5 minutes. Pero kung malaki, mag-aalat ka ng mga 5, 6 minutes. Tingnan mo. Okay, so parang... Na-control mo yung heat mo. Hindi lang hataw lang ng hataw. So available to, itong recipe na to, sa bago pa lang pala, isang buwan pa lang. Yes. So, kaka-open lang namin noong January 24. So, wala pang isang buwan. So, kung nag-aral ka ng culinary, ikaw mismo ang nag-isip ng mga recipe doon? Oo. Ito, dinevelop namin to for how many months? And then, yan, mayroon pa mga iba dyan.